Kamusta kami sports, Karl Malone, LeBron James at Kendrick Nan? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kaya naman tara at ating alamin. Ayon nga sa inilabas na balita, ang NBA and Lakers legend niya si Karl Malone ay natanong kung sino nga ba ang pipiliin niya maging kakampi kay Michael Jordan at LeBron James. At ayon nga dito, ay pipiliin nga daw niya si LeBron James dahil magkaparehas nga daw sila ng playing style ni LeBron James. At wala nga daw siyang pakialam na sasabihin ng ibang tao kung bakit mas pinili niya si LeBron kesa kay Michael Jordan. Sinabi nga din ni Karl Malone na mas pipiliin niya maging kakampi si Scottie Pippen kesa kay Michael Jordan. Ano ang masay mo dito? Mag-comment na. Kasumunod na balita naman tayo na kung saan. Ayon nga sa inilabas na balita ng Basketball Forever, si LeBron James pa nga rin ang nangunguna sa 30-point playoff games na mayroong 118. At sumunod naman dyan si Kevin Durant na mayroon lamang 71 na malayong-malayo nga kay LeBron James ng 47 30-point games sa playoffs. Ito nga ay isang patunay na kung gaano kagaling si LeBron James bilang isang manalaro. Kaya naman for the last years niya, ito ay pinangalaan ng 2022 highest paid athlete sa buong mundo na mayroong $126.8 million na kontrata. Ano ang masay mo dito? Mag-comment na. Sa huling balita naman tayo na kung saan, ayon nga sa former teammate ni LeBron James at ngayon ay isa ng NBA analyst sa Kendrick Perkins, ang Kyrie Irving at Anthony Davis trade nga daw ay isang win-win situation para sa magkabilang koponan. Na para nga sa akin ay talagang maganda nga ito para sa magkabilang koponan dahil nakita naman natin kung ano nga ba ang kakayahan na kayang gawin ni Kyrie Irving at LeBron James sa isang koponan. At panigurado nga din ako nagagana ang duo ni Kevin Durant at Anthony Davis sa Brooklyn Nets. Kaya naman kung ikaw ang akin tatanungin ka may sports, sang ayon ka ba sa potential blockbuster trade na ito? Mag-comment ka lang, huwag din kalimutan na mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!